types ng compressor. Okay. May iba't ibang klase ng compressor. Ito, sinaunang compressor to ng carrier. Ito, inabot ko to. Nakalagay sa aircon type ito, window type, saka freezer. Yung malalaki, yung chest na binubusan ito, pangat. Inabot ko pa to. Gamit sa aircon, saka sa refrigeration, yung compressor. Ito yung isang type ng parehas lang po. So, ito yung bumong yan. Ito. Ang laman yan, ito. Yan. So, ito yung rotary. Rotary ito. So, ito, rotary. So, rotary, 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 rotary. Yan, yan. Ito yung rotary type ng aircon. Meron tayong mga malalaki pang compressor, yung tinatawag na pre-tanner, saka pre-tanner. Yung pre-tanner, ito. Nasa likod na ito. Ayan, pre-tanner yan. Yan, carrier. Ito. Ito yung rotary. So, kung makikita nyo naman, yan, ito yun, magnetic wire. Ayan. Kasi meron ng sariling cover doon sa loob. O, kapasitor. So, ito. Ito, umiikot ito. Actually, ayos ko ito eh. Sinira ko lang. Na makita nyo yung loob. Ayos to eh. Ito, ayos to. Sinira ko yung loob. Okay. Ito, ang nangyayari, may langis ko sa loob. Ayan yung langis niya sa loob. Langis ng compressor. Langis ng compressor. Yung langis ng compressor sa kanyang langis ng freon, eh hindi talaga siya naghahalo. Hindi naghahalo yan sa loob. Yung langis ng ito yung compressor mo, ito yung langis ng compressor. Kaya ng compressor yan. Tapos yan, ito naman yung pag hindi gumagana, yung langis niyan nandito, yung freon. Kalutang. Tapos sa yung hangin naman ng freon, kung ito ang ano mo, nandito yan. Sa loob ng system yan. Ngayon, pag yan gumana, ito, ahalo yan dyan. Maghahalo na yan. Pero ito, ito yung pinaka-core mo, maangat yan, tapos yung natatapon yan dyan. Yan sabi nila, ang core daw ng compressor, hindi raw yan nababasa ng langis. Mali. Kasi yung langis, mula rito sa rotor na to, ito yung butas niya, umaangat yan dyan. Tumitilapon yan dyan. Ito may takip to eh. Wala lang yung takip. Mali yan, nababasa niya to. Kasi kailangan talaga mabasa ito ng langis ng compressor. Para umikot siya, gumana. Kasi pagka nawala ng langis yan, ito magiging stock up. May mga compressor na stock up na. Yun, hindi na pwedeng pagganahin. So, yan ang ano niyan. Tapos niya, at ang isa pa, kung makikita ninyo, ito yung ignition niya sa loob. Common, starting running. So, hindi siya pwedeng balikta rin. At totoo lang, hindi siya pwedeng balikta rin. Kasi pag binalikta niya yan, yan. Meron siyang nice ignition sa loob. Yan, nakalabas. So, kung namagitan lang ito, ito. Patatakpan siya, pero pag tinaktan mo yan, ito naman bukas. Kaya pagka binaliktad mo yan, yun ang problema. Susunog. Susunog yan. Pero ito, pwede mong balikta rin kasi old fashion pa ito eh. Ang pinakaano na ito, ito yun. Ito yun. Discharge. Pinutol ko lang. Ito yung discharge. Nakadikit yan dito sa discharge. Tapos yung isa, yung charge, eh, ito lang. Ayan, itong butas na to. Kaya pwede mo siyang itapon. Kung napapansin ninyo, andito yung discharge, pero yung ignition niya nasa itaas. Kaya pwede itapon. Ngayon, dumating yung panahon na nagkaroon na tayo ng isa pang rotary. Ito. Ito. Ulit. Kita. Ito ang rotary. Yan. Ito yung compressor na hati sa dalawa. Ito naman yung accumulator. So, accumulator,
Dito muna tayo sa ano. Makikita nyo, ito delikato bago. Bagong model. Bago rito. Ito luma na to. So bagong model. Kung makapansin ninyo, takip na to, tumpo muna to. Ito, grinayin ko na para makita talaga. Yung pagkakabitan naman ng starting common running nasa labas. Pero yung nasa loob, bare pa rin siya. Wala siyang cover. Okay. Ito, nasunog na to. Sunog na to dahil wala na siyang langis. Naubos. So, ito yung accumulator. Ang accumulator niya, kung mapapansin ninyo, ang tubo niya ikapos hanggang dito lang. So, ito. Ganyan lang. Kasi meron siyang filter screen. So, dito pumapasok yung period. Ito yung charge. Ito yung discharge. Yung discharge, talagang bare lang talaga siya. Hanggang dito lang kapos yan. So, ito ang tsura net ng bungo niya. Ito yung tsura niya. Ayan. Ayan yun. Common starting sa loob. So, ito itong accumulator na to. Ito muna tayo sa accumulator. Ito buo pa to. Kaya lang ha, sinap-chap ko na para makita nyo rin loob. Pagka magkataga kayo ng langis, dito papasok yan. Kaya lang, pagtaga natin ng langis, yun, hindi binibigla. Okay? So, nakita nyo naman siguro dun sa aircon na pinakita ko sa inyo nung una. Hindi binibigla yun sa charge o sa low side. Kasi pag binigla mo, mangyayari dahil lang itong tubong to, may kapus yan. Lahat ng langis, papasok yan dito. Pressure. Oh, impression. Kahit tumihigop yan. Kasi sa una, maglalagay kayo ng langis na hindi gumagana. Pag napunan mo ng maraming langis yan, ang mangyayari, itong filters mo to, putulong na yan dito sa loob. Lahat ng langis mo, nandito na. Pero yung hangin, papasok yan dyan, yun ipapapasok dito sa pipe. Pipe na to. Papasok dito sa compressor. Diba? So, yan. Papasok din dyan. Yung nangyayari yan. Pagka pinagana mo, nangyayari naman, yung langis na natapon dito, hihigupin niya yon. Kasi magaan lang naman ang langis tangan eh, ng freon. Hihigupin niya papunta yan dyan, pero may matitira pa rin yan dyan. Kasi hindi naman totally lahat ng langis ng freon niya yung magaan. Pero hindi naman na mabigat na matitira rin doon. Kaya nga ito, kinakalawang eh. So, yan. So, para makita pa natin lalo ito, at kung ito na yung bumo, so ito yung isa na positive din, explosive na, pumutok na, na nasunod na yung winding niya. So ito yun ano ng bumo niya. Yung nandito, yung sa charge, itong tubo na ito, yung sa charge niyan, bitin yan. Ito yan, yung loob. Iba naman yung sa compressor ng rep, ito yung mamaya. So tulad din yung nakita nyo kanina, ito yung common starting running, pinakabitan lang nito. Kaya hindi siya pwedeng ipaliktad. Kung ipapaliktad nyo yan, ang mangyayari, magpapalik kayo ng langis, ilang taon na yung langis, pag kaya binaliktad nyo, yan, ito yung loko. Binaliktad nyo yan, mangyayari, lahat ng mga kalawang na nandito sa baba, iibabaw yan, papasok ngayon yan dito. Papasok yan. Pag pumasok yan, ang mangyayari, kung nakalabas na to, oras na malagyan niya ng fume, so yung mga metal na nasa loob, na nalikha na ng langis, siyempre magsushorted yan. Doon na puputok yung loob niyan. Ang mahirap niyan kung ang compressor niyo, ang preo niya ay flammable. Kakagahan niyo, mas delikado pa. Sabon. Oo. Hindi tutulad ng compressor ng rep na pwede niyo tanggalan ng langis. Ito, hindi talaga. Dadagdagan nyo lang ito ng dadagdagan. Nagdag lang pagka medyo maingay na talaga yung compressor. So, ito yung patunay ha. Kasi, di ba, akala, ganun-ganun lang eh. Di ba? Akala, ganun lang yung compressor. So, ito yung roto. Yan, stack up. Dala nag-stack up siya kasi wala na siyang langis na tuyuan. So, ito. So, pagka ito umiikot, tulad na sabi ko dito kanina, pag umiikot, yung langis, pumapasok dito. Nagpapump ito eh. Ito yung pumping niya.
dito, nagpapunta yan. Papasok yan dyan, ayan, may butas. Ito may butas yan. Hanggang dito sa kabila. Hinihigop yung langis, pataas. Kaya nang pataas siya, pataas, ito, naliligo talaga ng langis yan. Umiikot yung roto sa gitna. Yung langis, papasok rito, mag-over pa yan, papasain niya yung gilid. Kaya nababasa itong core na to, ito yung core. Nababasa niya yan. So okay lang na mabasa ng langis yan kasi ang magnetic winding ng core sa mga electric fan ay meron pong insulator. Special insulator yun na ang alam mo parang barnish siya, pero iba yung barnish. Insulator talaga sa electrical. So yan. Yan yun. Ito yung nakalagay doon. Ito nakalagay yan dito. Dito sa common starting running na yan. So, nakapakit yan dyan. Ngayon, ito naman yung accumulator. Ito yung accumulator na isang type na sira na. Bakit? Kasi yung pinaka-filter screen niya lumubog na. Yan, lubog na, di ba? Yan, lubog na yan. Hindi na pwede yan gamitin. So, kung mapapansin nyo, ito yung tubo, bitin din. Bitin din siya. Ayan. Ito yung accumulator. So, pagka nagkakagat tayo ng freon, iwasan natin mag-overcharge charging. Kasi pagka ito napuno ng langis, mabibilaupan na yung compressor. Hindi pa kasi karga lang ng karga, hindi iniintindi yun ano eh. Kung paano magkarga eh. Hindi ba paano magkarga? Pagka? Hindi po yan. Masyadong mataas yung init niya. Hindi pa so pagkarga lang ng langis eh. Paano naman na gagamit tayo ng ano? Gauge. Okay. O, may gauge tayo. So, ayan. Yan ang mga compressor. Ito. Okay. Ito nyo na. Kung ano yung mga diferensya. Kung bakit masisira. Kung ano nangyayari. Compressor. So, ito naman yun. Piston type. Ang compressor ng sasakyan. Ito. Sa sasakyan ko ngayon, ito, hindi na siya nagpapam. Malalaman mo ito pagka ito nagpapam, meron kang mararamdaman na nag-eject. Oo, na nag-eject siya. Ito, dire-diretso din ito. Eh. Dapat medyo hihinto yan. Kasi meron siyang piston sa loob. So ito yun, low side to high side. Ito yung charge and discharge. So ito, pinapatakbo ito ng isang linya lang tapos siyang ground. Ganyan. Ang freon ng kotse, 1-3-4A. Same lang doon sa refrigerator ng compressor. 1-3-4A din siya. Sa loob. Ito yung piston type.
siya yung discharge, kung mapapansin ninyo sa loob, open siya. Nakabukas. Nakabukas yan. Ayan. Ito yung tingnan. Ito yung tingnan. Ito nakabukas. Diba? So, kung press ang preyo niya, nandyan lang yan sa loob. Hindi yan kakawala kasi metal type ito eh. Na stainless o aluminum type. Hindi siya kinakalawang basta-basta. Hindi tulad noon. Pero hindi siya kakalawang eh kasi may langis pa siya. Kasi yung langis niya, kaya yung lumubugas dyan. Okay. So ito. Ito yun, common starting running. Ito. So ito, hindi kailangan ng capacitor. Hindi na kailangan ng capacitor. Hindi tulad ng compressor ng aircon, kailangan pa ng kapasitor para maisaksak mo sa kuryente. Kasi pag hindi mo ginamit ng kapasitor yan, sigurado puputok. Ito ko kanina, flat mo naman yung flat. Flat na overload yun. Ito naman, bilog. Kailangan hindi siya magkasya sa pagka-overload ng rec, tatandaan nyo, ito yung pinakadulo niya, ay meron siyang naka-oval na clip. Pagka sa compressor ng aircon, flat naman yung nandito niya, flat type. Okay lang, napapuntahin mo doon. O
kaya okay lang din na pagpuntahin mo ron, tapos yan, pag pinatayo mo naman, maghintay ka na lang ng mga 24 oras, 24 hours. Ano 24 oras, anong ginagapasan? Para bumaba siya, para sigurado. Pero pagka ito, pinatumba nyo, dito sa power source na yan, dyan yung pinatumba, hintay kayo, talaga. Kasi bawal yun na bumis mo mo papuntahin yung langis. Kasi kahit na meron siyang seal doon, open pa rin siya. Ngayon, nakikita nyo naman eh. Kasi yung pinakita ko sa inyo, halos ganito lang din siya. Ito. Yan. Parang live. Naka-live yan. Just in case, sir, accidentally, biglang naitumba na ganyan. Waiting. Waiting. Okay, thank you. Naitumba. Ano yan? Kasi may itong pa na ano na pag-deliver o kaya meron mababasa yung ano yung contact sa loob 24 oras isang araw na okay, ito naman ang isa ito pagka ito na ipagsak mo okay lang din huwag mo na ibabagsak talaga ng bagsak talaga ng ginanon yung bagsak na natural kasi kapag nabagsak ng natural okay lang kasi ito may speed sa loob. Kasi yan, oh, may shock yan. So, hindi naman babangga yung pinaka-winding niya eh, sa bungok. Hindi naman babangga, walang, kasi may mga nasa gilid pa siya eh. May support siya, nasa gilid. Okay lang yun. Kasi normal naman kasi sa rep na yung, kasi ang rep kasi, ginawa yung compressor kasi alam ng mga engineer, pagka ito eh, tinulak mo na ikaw mag-isa, nilalakad-lakad mo. Talagang uupog-upog yan. Talagang dinisign talaga yan para doon. Kaya ayos lang yan. Na pagka tinuro mo, tapos yung biglang pumano yung compressor, narinig mo, ayos lang yun. Kasi huwag na ulitin, dahan-dahan na. Kailangan pala sir, nakapatay, naka-off yung rep. Oo, naka-off yung rep. Oo. Naka-off siya. Hindi lang yun. Diba? Binog mo. Kasi binog mo kagad. Mali pa rin yun. Dapat maghintay ka ng mga 5 minutes o 10 minutes na mag-cool down muna yung compressor. Saka mo siyang i-move. Saka mo siyang itulak. Yun yung proper na pag-handle ng rep. Kaya nasisira ang compressor. Kasi pagtanggal, sabay galaw. Kaya mahirap. Kasi nagro-rotate pa siya eh. Nagro-rotate pa yun, compressor yun, kayo doon sa loob, tumatakbo pa. Kala mo, pocket, papatay mo pa lang, hinto na yung, ano, yung freon doon sa loob na pag-rotate niya. Hindi pa, tumatakbo pa yun. Alam mo yung makina sa, yung mga makina na merong piston, yung merong mga belt. Diba, pag pinatay mo yun, tumatakbo. Kaya pinatay mo na, tumatakbo pa rin. Isipin mo yung belt noon, yun yung freon. Tumatakbo pa rin, nag-pre-winning pa siya. Nag-rotate pa yun. Mag-iintay ka pa rin. Mag-iintay ka pa rin. Five minutes. Namagan mo siya. Namito siya kung mag-cool down. Kaya nga ito. Tingnan nyo na yung system niya. Bakit yun, kailangan natin nalagaan niya. Ano yan eh, yung bagong opera sa hospital na tao, hindi mo siya pwede i-discharge kagad na sa wala pang abiso ng doktor. Oo. Ha? Ano lang naman niya. So, huwag na yung mano, dahil meron naman siya ritong guide. May naka, ano siya dyan, ito yun. Siyempre, yun, o kay, yun, technical test eh. Technical testing. Thank you.